Mga leader ng Kamara at Senado nagpulong para pag-usapan ang legislative agenda sa nalalabing termino ni Pangulong Duterte. May report si Mean Corvera. Nagpulong na ang mga leader ng Kamara at Senado para pag-usapan ang magiging legislative agenda sa nalalabing termino ni Pangulong Duterte. May nalalabi na lamang halos 18 buwan ang administrasyon bago matapos ang termino sa 2022. Kasama sa mga dumalo sa meeting, sina Senate President Vicente Soto, Senate Pro Tempore Ralph Recto at Senator Sani Angara na chairman ng Senate Finance Committee, habang present sa panig ng Kamara sina House Speaker Lord Alan Velasco, Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap at si House Minority Leader Joseph Stephen Paduano. Dumalo sa pamamagitan ng video conference sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senate Minority Leader Franklin Drilon. Ayon kay Soto, na pag-usapan sa meeting ang mga panukalang ipapasa ng dalawang kapulungan bago matapos ang taon, partikular na ang 2021 proposed national budget at mahalagang panukalang pagtitibayan sa susunod na 6 na buwan ng susunod na taon. Nagkasundo rin anya silang regular na magbi-meeting para maiwasan ang pagvito ng Malacanang sa mga panukalang inaprubahan ng Kongreso. Ilan sa mga panukalang isinusulong ng Malacanang na nakapending pa sa Senado, ang panukalang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises at panukalang pagbuo ng hiwalay na departamento para sa mga overseas Filipino workers. Sa susunod na linggo, magbubukas na ang sesyon ng Senado para naman isa lang ang pambansang budget. Para sa Eagle News, Mean Corvera, we live in interesting times.